pinapahirapan sila, no? Saan ba ang ano dito ba? Hanggang doon siya nakalevel, oh, sa baba na yun. Hindi, I mean, ano? Anong meron dito? Ano? Torturan. Torturan? Torture. Kala ko kampana to. Mga ano, lookout. Kaya ganyan ang pwesto niya. Sipin mo dagat yung may mga building na yun. Ah, sa kwento ni Imelda, siya nagpatambak niyan, eh, no? Oo, parang lumita. Siya nagpatambak na itong Maynila, eh. Dagat daw to dati. Parang ni Imelda mo. Pinapahirapan sila, no? Saan ba ang ano dito ba? Hanggang doon siya nakalevel, oh, sa baba na yun. Hindi, I mean, ano? Anong meron dito? Ano? Torturan. Torturan? Torture. Pilipino pa din? Oo. Dito tinatorture ang Pilipino? Dito naman, malaking canyon. Mamayari ng mga kapon. Ginamit laban sa mga ano. Pinipreserve na rin nila itong lugar, eh. Para sa ano, alaala na lang. Ayan sir, mapansin natin yung local. Ayan, local na yan. Yung parang hagdan-hagdan. Mm-hmm. Ayan, original yan. Ito, original yan. Uy. Ito, original to. Ito, inapakan natin to. Mga original. Yung may parang hagdan-hagdan na yan, local na yan. So ito yung big Japanese cannon. Kung saan nagbubumba sa mga dumadaon na barko sa Manila Bay. Barko ng mga Amerikano noong World War II, 1945. Pero ito, may ano siya, may pinagkaiba sa Spanish cannon. Kasi ang Spanish, manual, kung saan nakapukos, yun lang po talaga. Yung po, may direction po siya, tulit siya up and down. Parang po siya high power cannon. Tsaka ano siya, no? Ang tibay ng bakal niya, no? Hindi pa, original pa yan? Original yan. Ay, makikita natin yung bakas ng ano, yun, sa puno ng ano, yun, kumbaga sinubukan yung tadarin ng bala, ng chopper, para maputol. Kasi number one na gumigil yung bala sa dumadaon ng mga sundalo sa Manila Bay. Kaya hindi sila basta-basta makalapit dito. Kasi ito, World War II, tubig dagat pa ito, sir. Yung Gulf Force na yan, tubig dagat pa yan. Ibig sabihin ito, lupa na ito nun. Ang galing, eh. Pero nung araw, ganito talaga yan. Ito yung itsura na, ganito lang itsura. Ito lang yung ano yan, yung pinalitan. Ito, ito, yung ano yan. Kasi mukhang original pa rin yung nasa. Ay, may mga crack na yan. Original yan. Yung nasa ibabaw, local na yan. Makikinis na. No? Laki ng harang niya, no? Abila ka kayo dito. Original prison during the Japanese time na kung saan kinukulong ang mga Pilipino. Nakakilala ko yung kulungan. Kaliban ng pito. Yan, pababa na kami. Pababa ang pababa. Ah, dito pala tayo galing kanina. Kasi mas lalong mainit yan pagka hindi tayo nag-jacket. Mas na mas. Paano lang yung may guys pag first time? Wala akong barya pala. Wala na akong 100. Ano mo, pwede siya sa Gcash? Pa Gcash pa nga.
Ay. Ay. Yan ang aming Lamborghini. Baluarte, San Diego. Isa sa mga torture chamber during the Spanish time. Agnes ka? Agnes ka? Natural. Open na. Ha? Ayaw service. Pala kung ito pinatubay mo. Diba naka-Borghini kami? Ay, may malaking bilog ng Mace. Tapos maraming mga bonsai. Pag after nyo doon, papasok kayo, kakaanan kayo doon natin yung mga bonsai, mga old bonsai. Sasama ko yun. Sasama nila ko. Yan. May, ano, bakit bayan? Okay, ito. Sakto, para magkabarya ako, wala akong barya. Kano may 1K? Dalawa. Tatlo, si Kuya pa. Ha? Kasama ba siya yung Kuya ta? Kasama siya. Dalawa lang. Kasama siya. Magkano po? 150. Wala akong barya eh. Kasama ba yung tour guide? Babayaran? Hindi. Ay, hindi po siya makakasama. Depende na lang kung babayaran. Oh. Tatlo. Abunuan mo. Sakay mo ba sila? Oo. Oh, wala silang marinata. Tatlong ticket na. Okay na, sir. Ito ang medyo mahal pag mga kasal. 45,000. Kasal? Ang prenup. Pag... Hindi, yung venue. Yung ano? Ah, venue. Oh, yung reception. Reception. Makakagain na. Halimbawa, magpakasal kayo sa Manila Cathedral, 90,000. Tapos dito naman babayad kayo 45,000. 40. Mahina ang 200 mo dito, no? Ayaw, oh. Hindi lang, kasi ano pa eh. Hindi, 150 ka na dito. Alos 150 ka na sa simbahan nito. Oh, tapos dito eh. Hmm. Tapos 50 mo yung talagang pang ano. Pero okay lang. Kain pa, ulam. Pagkain pa. Oo. Oh. Yung 50 mo, pang pagkain, ulam-ulam na. Ano to? Unang tren? Kanyon. Ah, kanyon ba yan? Kitchen ko dito. Walang bakal talaga. Sabi ko nito, nakadikit lang. Ayun oh. Ayun ito, nakadikit lang lahat 'yan. Ang lalakas nila, no?
May echo. Kung tingnan mo, may mga distansya, ano? Ano? Ayun ka din naman. Patang sila. Patang-patang lang patang, talaga. Patang-patang na lang eh. Nagagaling sila sa ano? Balance. Balance. Magaling mo engineer ng araw. Wifi yun. Wala pang aral yun, no? Wala pang aral. Sinabi sa ito ng araw yung mga ano ng itlog, yung puti. Shield, mm-hmm. Yun. Para matibay. Para matibay. Ilang itlog kaya yun, no? Ako ang tagal matapos ng walls kung ayon sa walls. Ngayon may halo na siyang mga cement. Oo, oh, yung mga renovated na part, yung mga na-destroyed ng airport na malalakas. Legendary. Oo, nakita ko na to sa Lastic Man. Lastic Man ba? Wow. Kaya siya, no? Rinagyan na lang ng kahoy. Kasi pag gumawa na dyan, wala na. Ayan, sino unang kanyon na gumugulong? Ang aso ng mga ano, kalisa. Kapal, ano? Saan sa kuba yung building nila? Walang ano, hindi katulad ng ano, building ngayon. Wala mapansin, ha? Wala kang makikita ko yung building. Parang dinikit lang. Parang dinikit na lang. Hindi. Siguro sa kit na kit. Nagpasa tayo 30 minutes. Hmm? Kumain eh. Pero ako. Ay, delikado pag nalaglag. Ay, oo, oo kasi nga. Kasi ano yan eh, yung puro adobe lang na pinagpatong-patong. Ah! Walang ano yan, walang mga bakal na kinakapitan yan. Wala din semento. Hmm, galing yan sa ano yun, sa Bulacan yan, yung mga adobe. So yung bilog na yun, bago mangyari World War II, may tower. Isa ito sa mga walls ng tower pataas. So yung towers gumuho na lang noong araw noong World War II, 1945. Okay. Tapos ito ang natira. Ito na yung natira yung mga butas-butas. Mga tama ng bala yan. Pero tibay pa din ah. Sa mga lugar na kung saan headquarters ni Tamayuki Yamashita, yung hiniral lang hapon. Ito yan. Oh, ito yung lugar. Kaya napit tayo na.